Nagprotesta ang ilang militante sa Times Street at para sa detalye may report si Jay Sabale. Jay? Iban na mahigit 300 militante nga na kasapi ng grupong karapatan Southern Tagalog ang nagawang makapasok at makagawa ng programa sa harap mismo ng bahay ng ating Pangulo. According sa kanilang leader, kagabi daw ay na-interview na sila mismo sa radyo na magkakaroon sila ng movement nga na alas 5 ng umaga ay magtutungo sila rito. Handa naman sana yung mga polis, ngunit siguro sa sobrang dami nga itong mga member ng karapatan dahil halos 300 tao to ay nagawa nila makapasok. May dala pa nga silang isang truck kung saan sila pwedeng makagawa ng kanilang programa na makapagsalita yung mga tao. May FPG sila dito na isang tangke na ang dulo ay isang wrecking ball kung saan nandoon ang FPG ng ating Pangulo na minamaneho naman ng isang Amerikano. At sa harap ng bahay mismo, dun sa may kalye nito, nagawa sila ng isang drawing ni Noy Noy na may sungay at nakasulat ay Noy Noy isang berdugo. According kasi dito sa grupo ng karapatan, ito ay ginagawa nila para doon sa International Human Rights Day dahil doon pa lamang daw sa Southern Tagalog meron ng 21 political killing, 59 na political prisoner at 4 na forced disappearances. At ang pinakauli daw ang kasabi nilang si Benjamin Villemo na isang staff ng KMU noong August 27 sa Dasmariñas, Cavite. At sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang paggawa ng programa at nagkaroon na rin ang mga reinforcements ng mga polis sa harap ng bahay ng ating Pangulo. At doon naman sa bandang gilid, meron na tayong galing DSP, isang fire truck na kung kakailanganin na siguro i-disperse ito ay gagawin na ng mga otoridad. According naman na doon sa leader nila dito, sa Secretary General na si Glenn Malabanan ng Southern Tagalog, no? Alas 5 ng umaga ay nakita-kita na sila sa Santo Domingo Church at makaraan ng ilang minuto ay nagmarcha na nga sila papunta dito sa bahay ng ating Pangulo. At alas 9 naman ng umaga, pupunta sila sa may Blumen Street kung saan makikipagkita pa sila sa ibang mga grupo, multi-sectoral na raw ito. At pag na-kompleto na sila doon ay pupunta na sila sa Menjola at magsasagawa ng programa mula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kanilang in-expect daw na dami ay mga 5,000 hanggang 7,000 katao ang magsasagawa ng programa dyan sa Menjola. At yan muna ang latest mula dito sa Times Square. Balik sa inyo. Maraming salamat, Jay Sabale.